mensahe mo sa kanya. Yeah. I'm sorry for everything. The pain that I caused you. You know, we're together. We're all in years. And you know who I am, right? I just changed. I just only changed because of the situation. And you know, I focus to our kids. I become a pool man, right? I don't know how to lessen the pain. But yeah, I know. Hope you will be happy now with your new one, and I will pray for you. Yeah. And she can also take care of her son. Don't worry. We both know the truth, and we're not supposed to be yet. But we tried so much of that. But that's still not an excuse, sir. There's no excuse. And guys, magre-react tayo dito, naiyak ako dito sa palabas na to. Nakakainis, nakakaiyak guys, nakakaiyak. Isipin na yung pamilyang pinubuo mo masisira dahil sa isang pagkakamali. Kaya sana itong sistemang to mapulutan ng aral sa mga ibang nandyan, sa mga Pilipina na nakapag-asawa ng foreigner, na wag naman lukuhin. Kasi yung mga foreigner naman, hindi naman lahat salbahe. Maraming mga foreigner na mabait, kagaya ni Sir Clinton, na napakabait niya. Nagawa pa rin niyang patawarin yung asawa niya kahit sa kabila ng lahat na ginawa ng asawa niya sa kanya. So napakalambot ng puso ni Sir Clinton na napatawad niya yung asawa niya. Kung iba pa niya, nawala na, nakukulong na. Tayong mga netizen, naiinis tayo, gigil na gigil tayo kasi bakit ginawa niya yon sa asawa niya, na mabait ang asawa niya. So, pero siya, nagawa pa rin niyang patawarin yung asawa niya. Naiyak lang ako guys, dahil na-touch ako kasi nakikita ko kung gano'ng kabuti ang puso ni Sir Clinton, na nagawa pa niyang patawarin yung asawa niya. So, shout out pala doon sa basher ko kahapon, na napakasarap yung mga sinabi mo, yung mga binitawan mong salita sa akin, na ang pangit-pangit ng mukha ko, ang mukha ko ay problema ng mundo, at ang taba-taba ko, at hindi ako dapat magbablog. Maraming salamat sa iyo. Okay lang yung pangit ang itsura ko, basta meron akong mabuting puso. Hindi kagaya mo sa mga binibitawan mong salita. Binibitawan mo palang na salita, nakikita na kung ano yung iyong tunay na pagkatao. So magandang araw po sa iyo. Sana po ay makikita mo yung mali mo. Wala akong ginagawang masama sa iyo. Trabaho lang, walang personalan. At pangit man itong mukha ko, pero meron po akong mabuting puso, dahil itong vlog na ito, itong channel na to, ginawa ko ito para makatulong ng tao. At in the future, makapagpatayo ako ng MDS Foundation para makatulong sa mga batang walang tirahan at sa mga batang kalye na may matutuluyan. So yun lang po ang aking masasabi sa iyo. Maraming salamat sa iyo, at God bless po sa lahat ng mga subscribers ni MGS. Sana po patuloy niyo pong tangkilikin yung aking mga video. Ito po ay
Para po sa lahat, dahil itong aking channel ay ginawa ko po ito para makapag-ipon tayo at para makapagpatayo tayo ng foundation sa Pilipinas at makatulong ako sa mga taong nangangailangan. So, yun lang po. Maraming salamat ng marami at yung mga bago pong napasilip dyan, paki-subscribe na po yung channel ni MJS Vlog. At kung ikaw man po ay vlogger, mag vlogger ka, paki-iwan na lang po ng comment sa baba at ako po'y bahalang babalik po sa iyo. Maraming maraming salamat. God bless us.